Hello! Good morning! Good morning! Meron na naman tayong babo naglalandi, mga palabaw. Yung isang ginagatasan namin naglalandi na. Kaya nagpatawag kami ng veterinary o yung mag-AI para saksakan siya ng sinilya. So ayan, nahanda na yung pangsaksak niya. Yan ito pala yung ginagawa ng mga nagsasaksak ng sinilya. Gumagamit sila ng mainit na tubig. At saka yung may inilalabas sila na parang napakalamig. Ewan ko baka magtawag doon. Yung sinabi siya sa akin, nakalimutan ko lang. Nitrogen ba yun? Basta yun na yun. Di ko alam po ano yung tawag nila doon. So ayan, habang hinahanda niya yung gagamitin niya sa pangsaksak ng sinilya sa aming inahin na kalabaw, naantay niya muna ng mainitan yata o ano. Basta sinausaw niya doon yung ano eh. O ayan, pinupunasan niya muna tapos lalagay niya doon sa mahabang parang stick yan o. Yan ang isasaksak sa kalabaw. Sinilya daw yata yan. So naglalandi na kasi. Ngayon, tingnan natin kung ano mangyayari kapag inuumpisahan ng saksakan ng sinilya yung kalabaw. So ayan, sinusuot na yung kanyang gloves. Napakahaba. Grabe, oh. Ruin mo, yan, nagsabon siya para daw dumulas. So ayan na, mag-uumpisa na. Yan ang kalabaw namin. Napo, yan na, hawakan yung mabuti, baka magwala yan. Oo, yan na, nabuumpisa na, yan na, napo, yan na. Oo, yan na, nagsasayaw na kung ano mga ginagawa. O, yan po, sisipain ka, mag-ihat, kuya, baka ka masipa. Baka po lang pa yung kinita mo pag ikaw ay napilay dyan at sipain ng kalabaw. Ano kaya pakaramdam? Nasasaktan kaya siya o ano, o gustong gusto? Kaya itatali ng mister ko yung paan ng kalabaw para maiwasang masipa yung ano, yung magsasaksak sa kanya. Ingat na mister, o baka ikaw masipa dyan kahit sanay ka dyan pag natamakan yan. Nakaw, bali-bali ang buto mo. O, nakakatakot pag sinipa ka ng kalabaw. Ito yung isang ginagatasan namin eh, kaso naglandi nga siya, kaya kailangan na niyang magpasapsak ng sinilya para magbuntis na siya ulit. Kasi yung ibang inahin hindi na tuloy yung pagbubuntis eh, kaya wala. Kailangan na ulit antayin na magdandi sila para saksakan ulit ng AI o yung sinilya. So ayan oh, lumapit na si kuya, sasaksakan na ulit ng ano. Naku, Diyos ko. Nasasaksan niya tayong kalabaw eh, oh. Kahit nakatali na eh, nagpuporembang pa rin. Ay, naku, Diyos ko, mag-iingat ka, kuya. Oh, naku. Nagpuporembang na, oh. Kulang na lalabas nung dito sa may ano, oh. Aya, nagduro. Apo, nalabas na yung paan niya, oh. Hindi mo alam kung nasasaktan ba siya, oh, ano. Ano ba yan? Ingat-ingat lang kayo, baka kayo masaktan. Baka kayo masipa. Naku, Diyos ko, nakakatakot pa lang ganyan. Oh, yan, parang naging mahinahon na siya, oh. Yan ko. Ang haba naman kasi ng kamao ni kuya. Biruin mo ang taba ng kamao, oh. At sasaksak dyan sa, ano niya, sa puweta niya. Nako. Tinatanggalan ng tae. Siguro na tae na sa sakit. So, ayan, oh. Asensya na kayo, guys, kung malikot tong camera ko, kasi hawak ko lang siya. Hindi ko kasi nailagay din sa ano ko. Sa monopod ko. So, ayan, oh. Nagustuhan na yata. Naging, ano na, hindi na siya naglilikot na kagaya kanina na nagkuporembang. Oh, ngayon, naging tahimik na. Aba, nagustuhan na ang landi. Hindi na siya nagkuporembang. Ano na, oh. Ito yung tauhan namin, oh. Ipupromote pa yata niya itong katol na hawak niya. O, ayan o. Nagpupromote na ng katol. Extra pa talaga eh. Grabe, ang sagal din pa ng magsaksak, ano? Ganyan pa lang pagsasaksak talaga ng ano.
Ang lalim yata, ay, oh. Ang galing talaga ng mga, ano, ng mga veterinary na ganyan, ano? Naaabot nila yung, nakakapakayan nila yung, ano, ng kalabaw. Grabe. Mahirap din trabaho to, baka kasi mamaya kung di ka sanay, masipa ka ng kalabaw eh. Pa-fake ka diha. So, aabangan natin yan kung magtutuloy yung kanyang pagbubuntis. Ngayon, pag hindi nagtuloy yung kanyang pagbubuntis at hindi na siya naglandi ulit, hindi na ulitin yung gagawin sa kanya. Pero pagka naglandi siya ulit, nauobliga na gaganyanin siya ulit sa susunod. Kaya, abangan natin yan kung hindi na maglalandi. Ay, naglugas muna si kuya ng kamay niya at tinahanda na ulit yung pahalawang isasaksak niya. Ayan, oh, muusok-usok. Grabe, oh. So, ayaw sana pakita ni kuya yung kanyang mukha, kaso hindi maiwasan. Kaya kung sino man yung nakakakilala sa kanya, ayan, mahusay siya. Kung wala kayong kilalang mag-AI sa inyong mga alaga o magsasapsak ng sininya, ayan, puntahan nyo lang si Kuya. Pangit naging pangalan ni dyan, naka-comment. Kuya, bigay mo yung number mo dyan para alam nila pagka gusto ka nilang tawagan. Oh, ayan. Oh. Kilala nyo naman siguro siya. Shout out sa'yo, Kuya. Nakita ka na. Hindi na naitago yung mukha mo. So, ayan na, sinasasaksak na naman ito, oh. Ang galing, ano? Kala mo lang ting-ting. Oh, ganun lang ginagawa, oh. Eh, tayo ba, malay ba natin yan? Kung di natin yan, ano, kung tingin talagang, ano, hindi mo naman alam gawin niya kung di mo pinag-aralan, eh, oh. Susuot niya ulit yung gloves niya mahaba, oh. Tapos, magsasabon siya. Para dumadulas, kaya nung dao. Oh, yan na, ha. Oh. Ala, napakabait naman na hindi na siya nagpuforembang o hindi na nagsasayaw. Oh. Inamaan ang landi. Oh. Ngayon eh, hindi na siya mahirap anuhan. Oh, hindi na siya nagsasayaw o nagpuforembang kagaya kanina. Eh, kung ganyan ka sana kanina, oh, diba? So, ganyan pala mag-AI, no? Mga guys, ganyan lang pala mag-AI. Tama ba yung tawag ko dyan? Basta, magsasaksak ng sinilya. Yun lang alam ko. So, abangan natin yan kung magsutuloy ang kanyang pagbubuntis. Dadami na naman, dadami yung ating mga bulo. Kaya, abangan natin yan. Kung mauulit pa ito ulit o hindi na? Sana hindi na para hindi naman na siya masaktan ulit. So hanggang dito na lang guys. See you sa next vlog. Bye-bye! Hindi na siya nagwala. Babait na siya.